it's your teacher vlogger Hanile Ee in China. For today's video, I'll be sharing you another week in my life as a teacher here living in Shanghai, China. Sabi ko nga sa inyo dati sa vlog ko, makikita nyo kahit saan dito yung mga bike na pwede nyong gamitin para pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya lang, hindi namin na-figure out kung paano i-scan yung QR code dito kaya nag-decide na lang kami na tumamay sa playground na school. Tinay ko tong video na to autumn pa kasi ngayon winter na eh, sabi ko nga sa aking post. Pero sobrang bilis talaga ng paggalaw ng clouds dito. Hindi ko rin talaga alam kung bakit pero nakaka-amaze. Tapos at around 8:30 PM naisipan naming lumabas para bumili ng street foods. Malapit lang din naman yung street foods na binibilhan namin kasi parang from our school hanggang doon is like 15 to 20 minutes walk lang. At the same time, nakapag-exercise na rin kami. Grabe, malayo pa kami pero amoy na namin yung bango ng barbecue na niluluto ng vendor dito. Syempre, mas mabango talaga yung barbecue natin sa Pilipinas. Parang naaamoy mo pa lang yung marinade niya. Gusto mo na agad kainin. Pero mabango rin yung barbecue nila dito at saka napakadaming choices na pwede mong pagpilian. Meron silang pork, beef, chicken, lamb, sausage, mga gulay at seafoods. Okay na to sa akin. Ipaluto niyo na baka alas 10 pa matapos yun. Ito yung pinamili ko, apat na steaks na nag-range from 10 RMB to 15 RMB. Tsaka pala nagpaluto rin ako ng potatoes. Ayun, hindi ko na na-videohan. Grabe ang bango niya, nai-imagine ko siya kahit habang nag-edit ako ng video ngayon. Parang gusto ko tuloy bumili ng barbecue mamayang gabi. Bumili rin pala ako ng panulak para dito sa kinakain namin. O, Pepsi, baka naman. Pero dahil malamig, nag-decide na lang kami nakainin to dun sa loob ng dorm. Ito pala yung mahabang bus na sinasabi ko dun sa previous post ko. Gusto ko lang i-share. Bala ko lang talaga sanang i-voice over to at i-rate yung mga pagkain na binili ko. Kaya lang. Pwede naman kami salita. Hindi ko naman sasama yung tulog yan. Nag-voice over lang siya. Nag-voice over ako. Wait lang. Mablog ko lang to. Ayan, alam niyo na kung bakit ako lagi nag-voiceover. Puro kasi bloopers bago ako makabuo ng video talaga. Anyway, lahat naman na nabili ko is masarap, so worth it yung binayad ko. I'll give it 8 out of 10. Kinabukasan, Sunday, kukunin ko na yung pinakaunang order ko sa Taobao. Yung Taobao is parang counterpart ng Shopee sa Pilipinas. Pero dito, walang delivery rider na tatawag sa'yo at magkatao po sa bahay nyo dahil dito nila inilalagay yung order mo. Number, box muna. Box na yellow. Uh-huh. Tapos yung dinumero, parang K-pad na malapit sa scan code. This one. Uh-huh. Tapos ita-type yung number. Ita-type mo yung number. 9-7-1-0-5. Tapos enter. Hindi, automatic na yan na mag-enter. So ayun na yung order ko after kong i-encode yung number na tinext sa akin nung rider. Ayun na, pwede ko na siyang makuha dun sa locker kasi mag-automatic open naman yung pintuan niya. Yes, i-close mo. Ang cute naman ng high box na babano ako. Later that morning, lumabas kami para bumili ng mga pwede namin makain sa loob ng dorm. Dito kami napadpad sa tindahan ng mga cake and pastries. Sa sobrang daming pamimilian, hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Pero, nag-decide ako na bumili ng sponge cake kasi nakapanood ako sa TikTok ng sponge cake at nag-crave ako bigla. Kaya bumili ako nitong choco marble at cheese sponge cake kasi mukha talaga siyang masarap. Thank you! At syempre, hindi naman kompleto ang sponge cake kung wala tayong panula. Kaya bumili kami ng inumen dito sa Coco. Pero hindi ba yung binili ko? Yung lemonade kasi nga, lemonade is life. And then, sumakay na kami sa bus pa uwi. Okay, fast forward, Monday evening na pala to at nandito na ako sa school. Nag-ikot-ikot lang ako dahil naghanap ako ng mga batang wala pa sa residence hall. Kaya nandito ako sa hagdan para i-check yung mga bata kung nandito pa sila dahil ito yung dinadaanan nila papunta sa classroom at pababa ng building. Teachers lang kasi ang pwedeng mag-elevator. Ilang araw pa lang ako dito sa school, akala ko minumulto na agad ako. Gigil ako dito. Akala ko kung sino. Tignan mo kung sino pala. Gulat ako. Eh, ako lang ang tao dito. Oh, kung nabata ka. At ka ganyan. Nakapagis na nga ako dito. Nabay
The next day, ayan, dahil ang laki-laki ko na, nag-exercise ako. Pero kumain din ako after. Inisip ko rin mag-jogging dito sa Oval, kaya lang ang lamig kasi. So, mas maigi pang matulog na lang. Okay, outfit check! Share ko na rin sa bawat floor dito, napakaraming nakakalat. Hindi naman nakakalat, pero naka-display na MacBook or iPad para sa mga students kung kailangan nila. Fast forward ng Friday mga tao, wala akong pasok, kaya naman. Okay, so pupunta kami ngayon sa police station para kumuha ng residency ko. Pero dahil pare-parehas kaming may dragon sa tiyan, naisipan namin kumain muna bago pumunta sa police station. Siyempre, ang hanap namin yung affordable pero masarap na kainan. Na-meet pa nga namin itong robot na to na nag-deliver ng pagkain sa mga customers. For the sipag naman ang robot. Ayan, nakakita na kami ng masarap na kainan, ang Jupo Hot Pot. Pagpasok mo, makikita mo dito yung mga lalagyan, yung utensils, yung sausawan, DIY lahat yan, pati yung mga ingredients na gusto mong ilagay sa hotpot mo. Kagaya nung una kong kinainan na hotpot, tinitibang din dito yung mga ingredients na gusto mong ipaluto. At dahil overwhelmed na naman ako sa dami ng ingredients, nilagay ko lahat halos ng sa tingin ko pwede kong kainin at saka masarap. Let's go na, kumuha tayo ng ingredients para sa ating hotpot. Konti lang naman yung kinuha ko. Kumuha lang ako nito, tapos nito. Nito, yan. Bale, ito yung pinaluto ko dito sa kanila, tapos tinimbang, ayan. Tapos, mayroon libreng drinks, ikaw na lang pipili kung ano yung gusto mo kunin. Kumuha na rin ako ng sandok. Sandok ba yun? Oo, kutsara, tapos chopstick, tsaka lalagyan para dun sa dipping sauce na gagawin ko. Iba't iba yung sauce dito, pero di ko maintindihan, kaya tinranslate ko muna. Pero wala pa rin ako naintindihan, kaya kung ano-ano na lang nilagay ko, bahala na si Batman kung masarap o hindi. Masarap talaga ng sabaw. Overall, nagustuhan ko naman yung pinagawa kong hotpot sa kanila tsaka yung flavor na pinalagay ko. So, I'll be giving this 9 out of 10. Fast forward, papunta ulit ako ngayon sa Hivebox para kunin yung mga parcel na in-order ko. Na-overwhelm naman ako dito kasi sunod-sunod yung text nila sa akin tsaka 2 to 3 days lang talagang dumarating na yung order ko. 8. Ta-da! Siyempre, dahil limited pa lang yung resources ko, talagang yung mga kailangan ko lang yung in-order ko muna sa Taobao. Basic necessities na hindi ko expected na kailangan ko dito, like lip balm, mga turtleneck na damit, at kung ano-ano pa. Fast forward nung tanghali, nasa meeting kami online, kaya nandito lang ako sa room ko. Kunwari nakikinig. Fast forward ulit kinabukasan umaga, pumunta ako sa immigration para sa aking visa. Naloka ako sa school namin, yung school bus yung pinagamit, ako lang mag-isa dito. For your reference, ganyan yung itsura ng sinakyan ko. Tapos mag-isa lang ako. After almost 2 hours na biyahe, narating ko rin yung immigration sa wakas. Grabe yung biyahe ko, 2 oras, pero yung tinagal ko dito, wala pang 10 minutes. Ganun kaganda yung sistema dito. Hindi mo na kailangan pang pumili ng pagkahaba-haba o pumunta dito ng sobrang aga para lang maasikaso ka nila. And by the way, kung napapansin nyo, Hagardo Versosa ako dito sa vlog ko to kasi talagang hindi pa ako nakaka-adjust ng mga panahong to. Pero ngayon, ha, naka-adjust na ako tsaka yung pormahan ko hindi na baduy. Siguro next time mag-haul ako ng mga pinabili ko sa Taobao like coats, boots, at yung mga OOTD ko. Pero next vlog na lang kasi ang haba-haba na nitong in-upload ko nito. So that's it for my vlog today. It's your teacher vlogger, Hanile. See you on my next vlog. Don't forget to like and follow for more. Mwah!